Good morning po sa atin lahat. Welcome to another episode of Tati TV. I'm Gritchel Arconada, Vanami Specialist of Luzon and Visayas Area, and I will be your host for today. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang effective Vanami culture practices. Andito po tayo ngayon sa Calatagan, Batangas as one of the major producer of Vanami in the country. At mas kilala sila sa pagsusupply ng live Vanami sa local and export market. Ano nga ba ang Vanami? Ang Vanami ay isa sa aquaculture commodities ngayon na magandang pagkakakitaan. Ito ay mas kilala sa tawag na white shrimp dahil sa translucent nitong kulay. Ito ay isang uri ng hipon na napaka-hyperactive sa water column. Ang Vanami ay mas mabilis lumaki kumpara sa sugpo at ito ay pwedeng i-harvest in a smaller size within 60 to 75 days of culture period. Paano nga ba ito inaalagaan? Madali lang po ang pag-aalaga ng Vanami. Marami lang po tayong mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga nito. Nagsisimula po ito sa pagpili ng tamang lokasyon. Kailangan po malapit sa palengke, hindi binabaha, at may tamang supply ng tubig. Ang sunod po nito ay yung tamang pan preparation. Tapos po, susunod po natin, ihahanda po natin yung tubig para po sa pag-i-stack natin ng similya. Dapat po ang kukuhanin nating similya ay yung BPR accredited. Marami po niyan sa Luzon, Visayas at saka Mindanao. Dapat po bang maghuhulog tayo, yung sukat po ng similya ay mga PL10 na pataas para po hindi na siya ganong ma-stress. Pag nakakuha na po ng similya, i-stack na natin ito. Ang tama pong oras ng pag-i-stack ng similya ay early in the morning at o kaya late afternoon. Stacking density po, depende po sa mga gamit na naka-install kung ilan yung paddle wheel. Nare-recommend ko po na 100 pieces per square meter. Pagkalaglag po ng isda, the next day pwede na po natin siyang pakainin 2 beses isang araw. Ang dami po ng pagkain sa 100,000 similya, 2 kilo of feeds. Sa kadalasan po, ang hipon po inaalagaan ng 100 at hanggang 120 days. Pero kung maganda po yung pagkain nyo, tama yung mga ginagawa natin, sa loob po ng 70 araw, pwede na po tayong mag-partial harvest. Ang sukat po ng hipon nyo noon ay nasa 12 grams na. Magaganda po ang pagbabanami kung tama lang yung prosesong gagawin. Kasi po, i-compare sa isda, mas malaki po yung kita ng sa Vanami. Maganda pala talaga ang pag-aalaga ng Vanami. Subalit, importante ang pagbibigay ng tamang patoka at nutrisyon para sa ating mga alaga. Paano nga ba pumili ng tamang patoka? Napakahalaga din po sa pag-aalaga ng Vanami ang pagpili ng tamang pagkain. Ang Tati Vanami Feeds po ay dumaan sa masusing pagsusuri bago po ilabas sa market. Ito po ay ISO certified. Ito po ay gumagamit ng matataas na klase ng raw materials. Ito po ay extruded. Ibig sabihin po, maayos po yung pagkakaluto para po madaling matunaw ng mga hipon at makonvert ito sa growth or energy para po maganda yung laman niya. Ito po ay environment friendly at maganda po yung water stability niya. Ibig sabihin niya, hindi siya basta-basta nalulusaw sa tubig na hindi makakain ng hipon. Sa ganung paraan, hindi po kagad dudumi ang inyong tubig. Naglabas din po kami ngayon ng mga bagong sizes ng pellets na angkop sa pangangailangan ng inyong mga hipon. Yung ibang feeds po, ang mga pellet size nila, minsan sobrang liliit, sobrang lalaki. Ang sa amin po, tamang-tama lang ang pop sa pangangailangan kung gaano kalaki yung hipon na ating pakakainin. Isa pa po, mataas po ang protein content nito. I-compare nyo po sa ibang feed brand. Sa pagpapakain naman po, sa day one, ang tawag po natin dyan ay blind feeding. Tulad po nung sinabi ko kanina, bibigyan natin ng 2 kilo sa 100,000 similya. Tapos mag-a-add po tayo ng 200 grams araw-araw
hanggang maabot niya po yung 15 days. Pagdating po ng 15 days, mix na tayo ng number 1, PO1B o PO2B, hanggang EBW po niya ay 5 grams. Pagdating po ng 5 grams, mag-shift tayo sa PO3B hanggang 10 grams po yun. Pagdating po ng 10 grams, PO4B, grower na po yun. Hanggang sa ma-harvest na po, hanggang 15 grams. Kung iba po, gumagamit pa rin ng finisher, 15 grams up. Ang ratio po ng pagpapakain, simula DOC 1 to 15, 2 hanggang 3 beses. Pagdating po ng DOC 15 hanggang 45, 4 na beses po yan, 45 apo, 5 beses na po silang magpapakain sa isang araw. Ang dami po niyan ay ibabase natin sa monitoring tray. Maglalagay po tayo ng percentage doon ng total feeds per day. Imo-monitor natin po, may mga oras po yan kung anong oras dapat maubos. Doon po tayo magbabase kung ilan ang laman ng ating pond, kung ilan po ang survival o nabuhay. Parati po nating tatandaan na isa sa pinakamalaking gasto sa pag-aalaga ng baname ay feeds. Kaya dapat po tayong pumili talaga ng magandang quality ng feeds. With good protocol and culture practices combined with the newly improved shrimp feeds of Tate equals profitable baname culture. Ano nga ba ang masasabi ng ating mga customers? Maganda ang pagbabaname ngayon kasi madali lang siya alagaan at ang bilis lumaki. At saka hindi siya masyadong problematic sa pag-aalaga. Ang ginagamit naming feeds ay Tati kasi madali siyang i-manage at saka maganda din ang growth at quality ng hipon. At saka ang growth, hindi siya erratic, consistent ang growth. At saka ang hipon, hindi broken sizes, pantay-pantay ang paglaki at saka talagang mabigat ang hipon. Ngayon, nasa 112 days kami, average growth ng hipon nasa 26 to 27 ABW. Tati feeds ang gamit namin, baname. Sa karanasan ho namin sa kanilang produkto, maganda ho nagiging resulta sa harvest ho namin. Pagkahulog namin after 30 days, minsan tumitimbang ng 3 to 4 grams. Sa mga nanonood daw, iniimbitahan kong kayong gumamit ng ganitong Tate Baname feeds sa pagninegosyo dahil maganda ho ang kalidad ng kanilang feeds. Tsaka isa pa nga ho, yung lalaki ng feeds nila sakto sa laki rin ng hipon. Tapos yun nga ho, matagal matunaw. Hindi basta-basta ho nalulusaw ang feeds nila. Sa ganitong paraan, ito ay magandang hanap buhay na pagkakitaan. Sa mga kliyente na po namin at saka hindi pa, at saka yung susubok pa, inaanyayahan po namin kayo na subukan ang Tate Baname Feeds. Hindi po kayo magsisisi dahil mababa lang po yung FCR namin. Ibig sabihin po noon, kunti lang yung magiging gastos niyo sa feeds. Ang pag-aalaga ng baname ay magandang pasuking hanap buhay dahil ito ay madaling alagaan at mataas ang profit margin nito in a short period of time. Kung may karagdagang tanong o informasyon na kailangan, bisitahin ang aming website www.tate.com o tumawag sa phone number na nasa inyong TV screen. Para sa Tate TV, ako po si Grishel Arcanada, ang inyong Baname Specialist na nag-iiwan ng isang magandang umaga at masaganang pagpapalaisdaan.